arestado po ang walong kalalakihan kabilang ang apat na lasing dahil sa pangbubugbog sa kaibigan nila. Ang dahilan, nagselos sila dahil siya raw ay nakatanggap ng amelioration cash. Sila wala. Sabi ng biktima, hindi naman ako DSW, dinabigyan lang ako. Hala, magbabarkada tayo. Bakit ikaw lang may special amelioration cash? Paano kami? Ha? Gulpi ang inabot niya. Ito po yung nangyari sa barangay Apolonio, Samson, Quezon City. Pero git ng barangay, maaring unsihan daw ito sa sugal. Dahil posibleng itong nabugbog daw ay nagpapakara ay krus. Diyos ko po, Panginoon ko talaga ang... Nako, Mr. President, marami na talaga nabubuang sa tagal nitong lockdown. Anyway, narito po ang aming exclusive report. Ito ang kuha ng CCTV sa barangay Apolonio, Samson, Quezon City, dakong alas 8 ng gabi. Kitang-kita ang suntukan ng mga kalalakiang ito malapit sa Parkway Village sa naturang barangay. Walo agad ang nadakip matapos rumisponde ang barangay at pulisya. Ayon sa nagreklamo na si Regan Malaki, dumating daw sa kanilang bahay ang mga lasing na suspect na mga kaibigan din niya at agad siyang kinumpronta ukol sa nakuha niyang form sa barangay para sa Special Amelioration Program na ipinamimigay ng DSWD. Eh, nagalit po sila yung binigay sa akin na ano, yung form na sa astudab ko na nabigyan na sila eh. Yung solo parent po yung binigay sa akin na form. Eh, nakainom po siya pumunta sa bahay. Sabi ko, pre, bukas na tayo mag-usap. Eh, sabi niya, hindi, bakit ikaw lang binigyan na marami naman tayo dito. Pero sa halip daw na umuwi, bigla siyang binatukan kaya dito na rin nagsimula ang gulo. Ang problema ito, binatukan po ako dito. Okay. Tapos ito po, sumunod na po, sinuntok na po ako. Tapos si Baba po, sumunod din po, sumuntok din po sa akin. Yun na po yun. Dahil sa form, yun na po sila nagagalit po. Ang suspect naman na naunang nambatok sa biktima, aminado na nakainom pero iginiit na nagkapikunan lamang daw sila. Hindi nga po, lugi ako nakainom. Napikon siya. Ewan ko, bahay. Napagtuwaan lang siya. Pero ang dalawang kasama ng suspect iginiit na nakainom lamang sila pero hindi raw sila kasama sa gulo. Sir, umawat lang. Hindi pa yung umawat lang po. Dinampot din sa barangay ang nagpainom sa mga suspect na si Marvin Flores na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Natulog na po, pag-ising ko po, yun na, nag-away-away yata po. May pinatawag ako nito. Ayon sa opisyal ng barangay, dinakip din nila lahat ng kanilang naabutan sa lugar dahil sa paglabag sa curfew. Ang nakainom dyan na lumabas lang ay apat. Apat siya. Tapos yung iba, umawat lang. Paano hindi, sir? Curfew na, nasa labas pa. Itinanggi naman ng barangay na awayan sa cash aid ng DSWD ang pinag-awayan ng grupo. Posible raw onsehan sa sugal dahil illegal na nagpapalaro ng Karay Cruz ang biktima sa kanilang lugar. Ang nangyayari, sir, nagamit lang yun noong nabugbog. Yun lang yung alam niyang dahilan. Pero prior to that, sir, meron na silang alitan tungkol nga sa mga illegal na gawain itong nabugbog. Isang angulo po dyan, alam natin mayroong onsehan. Sila-sila na lang, naglulukuhan pa po. Ayon naman sa biktima, nakahanda siyang iurong ang kaso laban sa mga sospek kung hihingi ang mga ito ng paumanhin sa kanya. Kung mahingi naman sila ng tawad sa akin, walang problema po. Pero ang mga otoridad iginit na hindi nila palulusutin ang mga ito sa paglabag sa pinatutupad na enhanced community quarantine.